Sa isang makapigil hiningang payag, hinambalo si Representative Rodan de Marcoleta ng ebidensya ang agency ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon kay Marcoleta, matibay ang kanyang mga hawak na ebidensya na magpapatunay na umano'y katiwalaan at maling gawain ng ilang mga ahente ng PDEA. Ang mga aligasyon na ito ay naglalayong linisin ng ahensya mula sa mga tiwaling opisyal na nagdudulot ng negatibong imahe sa PDEA at sa buong kampanya laban sa droga ng Administrasyong Cotting Jr. Inihayag ni Marcoleta na mga dokumentong itong kanyang inilantad ay nagpapakita ng koneksyon ng ilang PDEA agent sa illegal na kalakaran ng droga. Dati pa rin na ang umano'y pagtanggap ng suhol mula sa mga drug lord. Ani niya hindi maaaring palampasin ang ganitong mga gawain dahil sa malaking epekto nito sa kaligtasan ng publiko at integridad ng pamahalaan. Dahil dito nananawagan siya na ng agarang imbisigasyon at pagsasagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapanagot ang mga sangkot. Dahil sa mga revelasyong ito, nagkaroon ng panawagan ng ilang sektor ng suliranin sa pamumuno ni Pangulong Cotting Jr. sa kampanya laban sa illegal na droga. Ayon sa ilang kritiko, ang pagkakasangkot ng PDEA sa mga illegal na gawain ay nagpapakita ng kakulangan ng administrasyon ng pagpapatupad ng tunay na reforma sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. Patuloy na umaasa ang publiko na magkakaroon ng masusing imbisigasyon at hustisya para sa mga biktima ng illegal na droga at katiwalian. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita sa tunay na boses ng masa. Non clear eh. Well, pagkakaroon din ng kanya-kanyang yes, I agree, but... opinion nito, pero ako, nag-retire ako sa PNP. Kung tingnan mo yung mga second lieutenant pa ako na pile, ganyan na ganyan talaga tingnan ngayon eh. Ganyan na ganyan talaga yung mga color na yan. So kaya nga sinabi ko, existing yung pile na yan. Kasi paano nga nagkakaroon ng soup copy kung hindi, walang kinupyahan dyan. Yun lang sa akin. But when you say na non-existent sa pile niyo, wala talaga. Naniwala ako sa inyo. Pero kung totoo yan o hindi, I bet may bayag. Totoo yan. Pero ang tanong, sino may hawak? Posible pa na si Morales may hawak niyan at siya ang nagpakalat niyan. To be frank about it, isa yan sa mga pagdududa na iniisip ko, Jonathan Morales, na yes, Your pwedeng Honor, ikaw. Ang ano nga, Your Honor, Mr. Chairman, ano? Kaya lang ako, napunta rito as resource person dahil nga nung sumulat ako sa kanila, sinabi ko na wala akong kinalaman dyan dahil sa nilabas ng vlogger kasi kinontak lang din sir ako nang kasama ko sa PDEA. Ako lang din nalaman. Yung nga problema, hindi pa pinakita yung pangalan mo dyan, hindi pa nakita yung signature mo, sumulat ka kagad sa PDEA na claiming yes, sir, ikaw dahil ang gumawa. Yes, sir, Your Honor. Dahil tanda ko naman talaga na ako talaga yung nag-imbestiga doon sa confidential informant. Alam nila yan, sir. Alam nila. Dinidenay lang nila ngayon. Anyway. Sige, continue. Your Honor, next slide, please. They do not exist in the PDEA blotter book ng aming plans and operation service from 2010 up to present. Lahat po ng anti-illegal drugs operations and coordination na ginagawa, aside from yung amin pong database, meron po kaming blotter book na dala po namin ngayon, yung hard copy. Nakalagay po doon from 2010 up to present, lahat po ng coordination, lahat po ng anti-illegal drugs operations. So in this case, wala pong entry na nagsasabi regarding that confidential informant. Next, please. Next slide, please. Ito po yung certification that we have from the Plans and Operations Service stating therein na wala nga pong nakalagay doon na nagpumunta na confidential informant and wala pong nag-coordinate regarding that matter. Next slide, please. Dito po sa aming formis, nabanggit po ito dati, na
although hindi po nakalagay sa aming PORMIS, ito po ay hindi rin nakalagay. Before PORMIS kasi meron kaming data monitoring system, yung Damon po. Hindi din po ito nakalagay doon. And then, the name hindi, Bongbong Marcos... Hindi talaga malagay doon kung hindi sinubmit yan, hindi pinilagay doon. Wala talaga. Hindi mo makita doon kung yes, meron nagtago niya. Yes po. And, meron nagtago niya. Yes. So, and the name Bongbong Marcos... Marami ka pang... aside from that, kunti lang. Please wrap up dahil ako ang prayer ngayon sa session hall. Baka dalawang beses akong pagalitan ni Spin ito. Hindi ako last session. Akong nalate ako sa prayer. Please, continue. And the name Bongbong Marcos alias Bonget does not appear in the National Drug Information System or Interagency Drug Information Database. Hence, he has never been included in the drug list or been subjected to any negation operation. Next, please. Remember, we're not talking about the drug list dito, ha? Ang ating pinag-usapan to yung leak na yan, yung pre-operation report at saka yung authority to operate, yun ang pinag-usapan natin, hindi drug list. Kasi ako, kung tanungin mo rin ako, nag-GPNP ako, wala talaga ako nakita about that information. Ako mismo, honestly speaking, wala ko nakita. Pero hindi ko sinasabi rin na hindi siya pwede magiging subject sa information galing from somebody. Yun lang sa akin. Pero kung sabihin mo yung list na yan, wala ko nakita. Ako. Sige, continue. Thank you, Your Honor. Next is the affidavit, joint affidavit ng mga naka-assign in the Intelligence and Investigation Service during the March 2012. Okay, stating in the affidavit po na wala sila based on their personal recollection, wala po silang nalaman ganong information. Next slide, please. Certification coming from the Human Resource Management Service of PIDEA na kung sino-sino po yun yung assigned ng mga drug enforcement officers during that March 2012. Next, please. And ito po yung pagkataon ng ating resource person, one of the topics that we discuss in the investigation that we have conducted. Mr. Honor, Chairman. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Lachis. Yeah. Narinig na natin, akusado, maraming kaso, nagsinungaling noon. Meaning, it'll be submitted anyway. Since you will be doing the prayer, Mr. Chairman, yes. I'd like to take advantage of the presence of this witness. Yes. Tokayo, Attorney Francis. Is a pre-operation report an authority to operate that document? Is it a controlled document o form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA? That's not a controlled document. Yung pong... So form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA? Yes. Dadabot ka ng isa kung may gagawin kang, isasubmit kang pre-operation report o authority to operate? Tama po ba? Yes. Magiging controlled document lang yan pag nalagyan na ng numero? Yes po. So hanggat wala pang numero yan, hindi pa yan controlled document, therefore hindi pa yan official document, therefore hindi pa sa public document, therefore hindi pa sa kasama sa official records ng PIDEA. Yes po. Magiging official record lang yan, gaya ng sinasabi ni Chairman De La Rosa, wala kayong kopya kasi hindi pa nga sinasubmit. Hindi pa din, kung hindi pa siya sinasubmit, edi hindi rin siya bahagi ng official records ng PIDEA. If it is not part of the official records of PIDEA, it is not the proper subject matter of a leak either yet. Kasi hindi pa naman bahagi ng official record ng PIDEA. Ngayon, posible na may ginawang ganyan talaga si Ginoong Morales. May informant man o wala, may nagbigay man ng affidavit o wala, may picture man o wala. Posible yon. Pero hawak niya, file niya, nasa kanya. Sa puntong yon, since you're an attorney Francis, public document na ba siya o hindi pa? O dahil sa officer agent ng PIDEA, may tuturing ng public document siya? No, Your Honor. My next question, sir, is kung ito'y pinanumpaan, affidavit eh, sino po ba'y nagpapasumpa sa PIDEA noong mga panahong yon? Marami pong lawyers na naka-assign po sa Legal and Prosecution Service of PIDEA, sila po yung dapat na magpasumpa. Kung lawyer po yan at I presume pwede lamang sila magpasumpa kapag sila'y notaryo? Meron pong mga may notarial commission during that time.
yung walang notarial commission, meron po ba silang listahan ng mga pinapasumpa? Meron po, kasi yung iba doon, although they don't have the notarial commission, allowed po sila to administer yung mga documents po. Allowed sila to administer oath, pero nire-record ba nila yung sumusumpa sa harap nila? Yes. Kahit wala silang notarial commission? Meron, file copy po yung legal and prosecution unit, kung sino-sino po yung mga nagpa-administer doon sa office. Matanong ko po kayo, sa dokumento ng PIDEA, kung binaliktanawan nyo talaga at nag-research po kayo sa lahat ng dokumento, meron po bang nakasad doon na may nanumpa noong araw ng Sabado patungkol po sa bagay na ito? At kung sakasakali, listahan ng mga notaryo o mga abogadong may notaryo, dahil may record po yan ng kanilang mga pinanumpaan 10 years ago, 15, 20 years ago. Sinasubmit po yan sa husgado kada taon ng lahat ng notaryo. Wala po kaming nakitang records. In fact, I issued as Director of the Legal and Prosecution Service a certification na wala po kaming nakitang records na ganon. And if I may add po, Your Honor, hindi po ito kasi yung usual na once mayroon pong confidential informant na, for example, first time na pumunta, wala pong confidential informant na papayag na i-transcribe into sworn statement po yon. Kasi in the sworn state, kung magiging affidavit po ito, ilalagay niya yung pangalan doon and then sasamahan niya po si Ginoong Morales sa Legal and Prosecution Service. Wala pong confidential informant na papayag sa ganun. So sa kasong ito, kung may affidavit man, personal niya yon, kung sang notaryo man yon, kung may pre-operation o authority to operate man, hindi pa niya sinusumite kung sakasakali. Para tumugma nga yung sinasabi ng chairman na posibleng may ganun dokumento na ganun nakakatagal, pero hindi dumapo, hindi nakaabot, hindi nakarating sa talaan, sa record, sa dokumento na nasa pangahawak ng PIDEA para maging official document ito. Yes po. Although binanggit po ni Mr. Morales during the first hearing na yung affidavit daw is pinanotaryahan nyo or nag-subscribe dun sa Legal and Prosecution Unit of PIDEA. Walang record nga doon? Wala pong records. Nang may sumumpa doon sa petsang yon? Wala po, Your Honor. Huling katanungan, Ginong Chairman. Itong pre-operation report at saka authority to operate, kapag ka ito'y nalagyan na ng control number, dadaan na po yan sa proseso at kailangan ng pagpasahan ng mga opisyal. Tutuloy ba ito? Huwag itutuloy ito? Etc. etc. Tama po ba yan? Tama po. So ito'y kumbaga application lamang ito. Opo. Pag sinumite, doon palang gugulong yung bola, ika nga. Opo. Hanggat hindi sinusumite, hindi gugulong ang bola. Opo, tama. At walang kailangan pagpasahan sinuman sa hierarchy ng PIDEA. Tama. Mula sa kanyang immediate hanggang sa pinakamataas na opisyal ng PIDEA. Tama po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Attorney, for that clarification. Thank you, Senator Chis. Mag-sisisyo na tayo. Ganito na lang. Meron pa tayong isang hearing. Sana makarating si yung hindi pa nakarating dito. Then afterwards, tapusin na natin, tapos na ito. Mr. Chairman, yes. On that point, before we adjourn, I'd like to raise an issue now or probably on the floor later, because I heard the chairman earlier that we would have wound up this hearing if Secretary Ochoa had attended. But my problem, Mr. Chairman, is Maharlika, the number one antagonist, protagonist, character, whatever you call it, has no plans of attending. She has said so herself, Mr. Chairman. So, do we wait to and keep this hearing open? In regard to the other names mentioned, I brought this up in the last hearing, Mr. Chairman. For example, Mr. Morales mentioned President Duterte that he knows. Yun ang claim niya. And I raised the issue na hanggang saan tayo magpapatawag sa pangalang binabanggit ni Ginoong Morales. Binanggit niya si Ms. Maricel Soriano, inimbitahan natin. Binanggit si Ginoong si General Cacdac, inimbitahan natin. Si General Serapio, inimbitahan natin. Gaya ng sinasabi ko, Mr. Chairman, at some point in time, we have to rein in kung hanggang saan lang kaya ng sabi nating Senate President earlier. And that is the reason, Mr. Chairman, why I think I've been in the Senate for quite some time. The reason why a motu proprio is usually done, usually isa, and by tradition in the Senate, I'll mention this on the floor later. By tradition in the Senate, a motu proprio hearing is conducted during recess.
Kasi wala pong session, may nangyari. May nangyari, kailangan mag-hearing. Or hindi pa nare-refer. Na-file na yung resolution, hindi pa nare-refer, kaya kailangan mag-hearing. But in the past, a resolution was forthwith filed para in direction, direction maliwanag. Hindi yung depende sa makulay po ang buhay ni Ginoong Morales. Marami po siyang karanasan at marami po siyang nakasalamuhang mga tao. At hindi ho ako magugulat na totoong nakasalamuhan niya. Yung mga kilala at mga batikang mga pangalan sa ating kasaysayan. Pero mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay papatawag at magdedepende ang pagpapatuloy, di pagpapatuloy ng hearing sa pagdalo ng mga pangalang binabanggit niya, lalo na wala naman po siyang personal knowledge, meaning hindi po niya personal na nakasalamuha o narinig yung mga di umanong bagay na sinabi, kabilang na yung personal na away ni Ginoong Santiago at ni Ginoong Enriquez. Kung ano man po namamagitan sa kanila, nasa kanila na ho yun, ayoko na ho pakialaman yun. Kung ano man po ang sama na loob ni General Santiago kanina kay Ginoong Enriquez na tila meron, eh nasa sa kanila na ho yun. Pero lumalabas pa rin po dito at obligado tayong pakinggan at pagbigyan. So at the proper time, Mr. Chairman, I hope we can discuss together with the other members of the committee, as the good Senate President has pointed out, because nothing, let me clarify, nothing prevents a hearing to be conducted based on a resolution specifically finding out sino nga ba ang mga adik, totoo ba yung sinasabi dun sa dokumento na sinasabi ni Ginoong Morales, etc., etc. Nothing prevents that from being done. Pwede po yan gawin mamaya o bukas, may pwede mag-privilege speech at yun po yung basihan ng pagdinig. Pero base sa privilege speech, base sa resolution, yun po ang magiging limitasyon ng pagdinig. Dahil sa totoo lang, naiintindihan ko ating chairman dahil interesado naman ako mapakinggan din. May opening eh sa lahat ng sinasabi ng ating mga testigo. Subalit mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay gagawin nating depende rin yung pagdinig kung itutuloy pa o hindi na. Yes, thank you, Mr. Chairman. Again, I submit. Thank you. I admire your insights, your inputs, and again, I have, kung hindi ko pa na-rule yan, right here, right now, I'm going to rule that kahit na nabanggit ni Morales, ni PDI Agent Morales, si President Duterte, si President Bongbong Marcos, I have to rule now as the chairman of this committee that I'm not going to invite those personalities now. But please, just give this chairman the, you know, the, how do I English this? Just give this chairman the...
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!